mga kada, importante ang ating ilong dahil ito ang ginagamit natin para tayo ay makaamoy. Pero, alam nyo bang may mga taong walang pang-amoy? Ha? Let's watch this. Mga kada, alam nyo bang bukod sa paningin, pandinig at panlasa, ay pwede rin mawala ang pang-amoy ng isang tao? Ang tawag sa medical condition na ito kung saan may partial or full loss of smell ay anosmia. Ano ba ang causes ng anosmia? Ang epekto ba nito ay permanente o pansamantala lang? Pwede bang maibalik ang nawalang pang-amoy ng isang tao? Ilan lang yan sa mga katanungang sasagutin ng ating bisitang ear, nose, and throat specialist na si Dr. Dwight Alejo. Yes! Ituloy-tuloy na natin itong kwentuhan na to. Good morning, Dr. Dwight. Hello, good morning. Thank you. Pumati ka muna sa mga kada natin. Magandang umaga, mga kada. Salamat sa pag-imbita dito ninyo sa akin. Dok, may pang-amoy naman ako, pero ano po ba yung cause ng anosmia? Okay. Una-muna maganda siguro ma-define natin kung ano si anosmia. Mm-hmm. So pag pinag-uusapan si anosmia, ito yung talagang sinasabi na walang pang-amoy yung isang individual. Mm-hmm. Mm-hmm. Since birth ba to, Dok? Hindi lahat. Hindi lahat? Hindi lahat, so na, pwede siyang ma-develop yung bata ka pa lang, paunti-unti na bang nawawala or biglang mawawala na lang yung pang-amoy? Meron yung mga tinatawag na congenital na klase ng anosmia. Pero meron din naman na habang tumatanda, nagkakaroon ng sakit yung isang individual. Yan, tulad ng mga pinapakita dito sa atin na yung tao nagkakaroon ng simpleng sipon. Mm-hmm. Minsan nagkakaroon ng tinatawag na rhinitis, mm-hmm. sinusitis, mga kondisyon. Nagkakaroon din sila ng problema sa anatomy ng ilong tulad ng deviated septum. Nagkakaroon ng bukol, polyps, or minsan nagkakaroon ng sira doon sa pathway, somewhere along the pathway mula sa isang scent, papunta sa brain. Kung may mga tumor o bukol, no, polyp, yan, tulad ng mga ganong klase ng bara doon sa daanan ng hangin. So, merong bigla na lang mawawala, Dok, yung congenital. So, lahat, as in zero ba na pang-amoy? Wala na talaga silang pang-amoy doon, Dok? Meron din naman, nakaklassify natin siya. So, pag purely sinabi nating anosmia, ito yung wala talagang pang-amoy. Mm-hmm. Pwede rin naman na nababawasan yung tinatawag nating hyposmia. Nababawasan yung sense of smell ng isang individual. Pwede rin naman yung parosmia, na kung saan yung sense ng smell ng isang tao na-alter. Kumbaga, more on leading towards hindi magandang klase ng amoy. Parang lahat na lang ng naaamoy niya suka o kaya patis. Pero sa ibang sense or odors, normal naman siya. Pwede natin siyang i-compare dun sa ano eh, no? Sense of sight. Diba? Mm-hmm. Yung pagka-colorblind. Mm-hmm. Diba? Parang ganun din siya dito sa ating sense of smell. Pwede rin natin ihalin tulad. Tama. Diba? Dito naman, Dok, yung sinabi mo na hyposmia. Hyposmia. So, medyo nababawasan. Hindi ganun ka-strong yung scent. Paano mo malalaman na medyo pawala na yung scent, yung amoy mo? Sense of smell. Napapansin talaga ng individual. No, pwede nating sabihin na yung sense of smell related din siya sa ating panlasa. Yun. Ayan. Kaya may ibang mga tao na talaga na-alter din yung kanilang panlasa. Actually, a whole majority, around mga 80% ng mga hindi nakakalasa is related to problems regarding nung sa pang-amoy nila. Mm-hmm. Pwede natin actually explain ito sa part nung flow ng olfaction. Mm-hmm. So nagsisimula ito sa scent o sa amoy, papasok siya sa ilong, tapos yung odor or odorant, no, aakyat sa pinaka, sabihin na natin pinakabubong ng loob ng ilong. Tapos, didikit siya sa receptors, may interpret ng brain, dire-diretso na. So, madidistinguish natin, kunwari, ito, amoy mabango, o kaya ito'y amoy ibang klase. Ayan. Doon natin siya na papansin. Meron din naman isang pathway na pag tayo'y ngumunguya, so yung amoy na napoproduce, dumadaan sa likod ng ilong. So, doon nagkakaroon ng relationship yung pawala ng panlasa ng tao
dun sa problem ng loss of sense of smell. Doc, based sa research, yung mga babae yung merong strongest sense of smell, sila yung more sensitive pagdating sa pang-amoy. Kaya yung, eto ba Doc, sa anosmia ba, ang madalas nakakuha nito ay mga kalalakihan? Well, hindi naman particular. Pero sa mga sa experience ko, kalimitan din mga adult males. Adult. Mm-hmm. Meron bang age na talagang yun yung mga tinatamaan nito? Ayan, tulad nung topic ninyo kanina, more on the andropause. Ano? Ang pagkakabanggit for anosmia naman sa aming mga ENT, it's more on 50 years old pataas. Yun. Mm-hmm. So doon na medyo nararamdaman tong lost sense of smell. Unti-unti na siyang pwedeng mabawasan. Actually, during birth, napaka-dense nung area sa loob na ilong natin on which it is very sensitive to smell. So habang nagkakaedad, unti-unti rin siya nababawasan. Pero Doc, recently, tinamaan tayo ng pandemic, COVID-19. Mm-hmm. Pag tinamaan ka daw, medyo maapektuhan yung sense of smell mo. Mm-hmm. So wala naman tong kinalaman sa anosmia. Meron. So yung nararamdaman o isang manifestation ng mga pasyenteng nagkaroon ng COVID infection, COVID-19, is anosmia. In fact, yung iba, hindi rin talaga nakakalasa. Ang ginagawa kasi nung virus is may nasisira siya na part dun sa olfactory nerve endings. So dun na nagkakaroon ng problema sa transmission. So pwede ba itong maibalik, Doc, yung ating lost sense of smell? Meron ba tayong pwedeng mga gawin na paraan? Magandang para question. No, kung i-relate natin sa COVID-19, yung ibang mga pasyente namin, bumabalik siya after 2 months. May iba rin na medyo nagtatagal. Ngayon, kung ganong specific no, na questions, hindi tulad nung sa congenital, kasi pagka-congenital, medyo may konting kahirapan. Mm-hmm. Meron ginagawang retraining, kung tawagin, na kung saan yung isang individual, pinapaamoy mo paunti-unti, mga minuto lang naman, so saglit lang siya. You engage yung sense ng isang patient to specific odorants or smell, tapos inuulit-ulit ito para makondisyon din yung utak na, ito pala mansanas o ito pala sibuyas. So, di ba Doc, natatamaan yung olfactory doon? So, pwede pa palang i-train ulit yun? Yung pang-detect na part. Pero pag ang pinag-uusapan na natin ay yung tungkol sa anatomy, tulad nung naapektuhan, kunwari may nangyari na septal deviation, may mga bukol or polyps, napuuwi na tayo sa ibang klase ng management. Yun. Kailan ba sila dapat mabahala, Doc? Meron bang mga signs or symptoms? Kasi, di ba, minsan meron tayong konting pang-amoy pa eh. Mm-hmm. Kailan ba sila dapat pumunta sa inyo at magpakonsulta? Kalimitan ng mga pasyente namin nababother, hindi lang dahil sa nawawalan ng sense of smell, nagkakaroon din sila ng feeling na barado yung ilong, nagkakaroon din sila ng headache, facial pain. So, pagka ganun, may sinasuggest kami ng mga remedies. So, pwedeng subukan muna yung mga nasal wash, decongestants, no, mga anti-allergy medications, tapos imaging. No, nagre-request din kami ng mga diagnostic examinations aside from yung paggagawa ng adequate history tsaka obtaining yung physical examinations sa isang patient. Tapos doon nag-evolve yung mga recommendations sa pasyente. Yun. Eto, Doc, ha. May isang pelikula kasi kung saan nagpa-opera ang isang heartbroken na lalaki para tanggalin po ang kanyang sense of smell. Dahil ayaw niyang maamoy ang mga bahay na nagpapaalala sa kanyang ex. Totoo po ba na pwede itong gawin, Doc? Hindi yata. Hindi siya nasusupport ng science. Kasi nga, kung babalikan natin yung pathway para tayo makaamoy, medyo komplikado siya. May kailangan kang barahan o sirain para totally hindi na makaamoy yung individual. Pero pwede gawin. Sa amin, hindi namin na advisable. Yes, no. Of course. So ano lang yun? Para lang yun sa movie. Pero wag na wag natin hayaang mawala yung ating pang-amoy. Dahil napaka-importante. Meron ka bang last words, Doc, para sa ating mga kada? Well, ang aming hospital, ang De Los Santos Medical Center, nagse-celebrate ng 50th anniversary niya. So nag-o-offer kami ng 50% off discount sa mga diagnostic procedures tulad ng CT scan, MRI up until December 17.
Tapos meron din kaming ilo-launch na hearing center for audiometry. Maraming salamat, Doc. Thank you, Doc Dwight Alejo, sa pagsagot sa aming mga katanungan tungkol sa anosmia. Saan po ba kayo pwedeng makontak? Meron po ba kayong Facebook page para mas madali kayong mahanap ng ating mga kada? Nandun lang naman sa De Los Santos Medical Center. Yun, nandun na in general. Yes. Maraming salamat, Doc. Naku po, sure na yung mga kada natin dyan sa bahay, nag-aamoy na. Inaamoy na yung kung ano-ano para masiguradong may pang-amoy pa sila. Nag-aamoyan na yung mga kada natin dito, ha. Dahil napaka-informative ng ating interview ngayon, Doc, meron kaming pabaon mula sa Miniso. Salamat. Miniso is a global lifestyle brand offering various daily life and home essentials, health and beauty products, toys and plushies, stationery bags, accessories, and even delicious snack items. Come and visit Miniso for a fun, enjoyable shopping experience in over 160 plus locations nationwide. Follow Miniso Philippines on Facebook, Instagram, TikTok at Miniso_PH, and check out their official online shops on Lazada and Shopee. Because with Miniso, life is for fun. Mga kada, dyan lang po kayo dahil magbabalik pa po ang Kada Umaga. Yeah!